So, kumustahin natin itong Honda EDV 160 yung presyo, installment update. Tapos, bigyan din natin ng quick review. Start po tayo sa minimum down payment nila na 25,000, 50,000, 75,000, at 100,000. Sakaling mas malaki po yung down payment nyo, at least may idea na po kayo kung kukuha na po kayo ng motor na to. Ayan, sa 3 years naman po nito, kung sakaling 100,000 yung down payment nyo ay 3,256. For today's, mag-inquire tayo ng Honda EDV 160. Dito pa rin tayo nag-inquire sa DES, Duwixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. So, kumustahin natin itong Honda EDV 160, yung presyo, installment update, tapos bigyan din natin ng quick review itong motor na to. Honda EDV 160, isa po ito sa pinakamaangas at pinakamabintang motor ni Honda. Ganda po kasi sa motor na to, dual sport po ito. Hiding pwede pang adventure, pang city driving, okay na okay po itong motor na to. Unahin po natin yung price tsaka installment update nila dito. Start po tayo sa minimum down payment nila na 25,000, 50,000, 75,000, at 100,000. Kung sakaling mas malaki po yung down payment nyo, at least may idea na po kayo kung kukuha na po kayo ng motor na to. Updated price ngayong 2024. So ang cash price po nila dito, dito pa rin tayo nag-inquire sa DES, Duwixam Incorporated. Cash price po nila dito ay 165,500 pesos. So yan na po mga idol, cash price 165,500 pesos. Alamin naman natin yung minimum down payment nila dito pagdating sa installment. Minimum down payment mga idol ay 25,000. Ayan po, 25,000 po yan. Sa 3 months po nito, 47,700. Sa 6 months, 26,444. Sa 12 months, 1 year, 14,569. Sa 18 months, 10,610. Sa 24 months, 2 years ay 8,631. Sa 30 months, 444. And then sa 3 years, 36 months ay 6,652. So, kumaga po tayo magbayad, rebates pa po yan ng 200 pesos. So, yan na po yung updated price na minimum down payment niya ay 25,000. So, di bali nagpa-compute din tayo ng 50,000 na down payment, 50,000, 75,000, at 100,000. Halimbawa naman kung 50,000 yung ida-down yung mga idol, so, ang 1 year na lang po nito ay 12,048 pesos. So, sa 2 years, 24 months, ay 7,152. Sa 36 months, 3 years ay 5,520. So, rebates pa yan ng 200 pesos kung maaga po tayo magbayad. So, yan na po yung monthly niya sa 50,000 na down payment. Ayan o, take a look mga idol o. Kung sakaling 75,000 naman yung ida-down yung mga idol, ito po, 75,000. Diretso na po tayo sa 1 year, 12 months ay 9,527. So, sa 24 months, 2 years ay 5,673. Sa 3 years, 36 months ay 4,388. So, rebates pa po yan ng 200 pesos. So, ito mga idol, 100,000. Sobra kalahati yung ida-down nyo. 100,000 pesos down payment. So, ang 1 year nyo na lang po nito ay 7,006 pesos. Sa 2 years, 24 months ay 4,194. Ayan, sa 3 years naman po nito, kung sakaling 100,000 yung down payment nyo ay 3,256. So, rebates pa po yan ng 200 pesos. So, mga 3,056 pesos na lang to. Kung sakaling 100,000 po yung down payment nyo. So, sa mga freebies naman po nito, meron po silang free helmet, jersey, TPL insurance, tools, at 3 years LTO registration. Payment mo ay 25,000. Minimum po yan. Malinis na po yan na down payment nyo, yung 25,000. Bakit naman Honda EDV 160 yung kukunin yung motor? Unang-una po kasi dyan, dual sport. So, pwede pang adventure, pwede pang touring bike. Maganda rin to pang city driving. Latisin muna natin itong motor na to. Pagdating sa windshield nito, naka-clear po siya. Tapos, pwede nyo po itong i-adjust. Pihitin nyo lang po ito. Tapos, pwede na po itong maangat. Pagdating naman sa signal light niya, naka-usli po siya dito. Then, maganda dito, naka-LED na rin po ito. Sa design ng head nito, talagang napaka-muscular.
sporty looks. Napakaganda talaga mga idol. Ibang iba talaga yung pormahan nito. Ito naman po yung DRL niya, daytime running lights, naka LED na rin po yan. At ito naman po yung pinaka headlight niya. Ganda po sa mga ilaw nito, wala ka nang makikitang halogen bulb. At po ay naka LED na po. Ibang iba po talaga yung pormahan ng Honda EDV. Talagang parang gandam yung design niya. Sa front suspension po nito, naka-telescopic, tapos may kalakihan po siya. So ang brand po nito ay Showa brand pa rin yan. Ayan po, Showa brand pa rin yan mga idol. Sa front fender, naka-matte black, tapos pa din po siya. Sa ito sa pinakamagandang features dito sa motor na to, itong anti-lock braking system. Napaka-safe po nito sa mga madulas na kalsada at biglang tawid ng aso. Kasi pag bigla mong napihit yung brake niya sa harapan, hindi to agad-agad naglalak. So, napaka-smooth po nito i-brake mga idol. Hydraulic disc brake, naka-dual pot piston caliper po siya. Ang size naman po ng gulong niya dito sa harapan ay 110 by 80 and then 14 inches po yung laki ng mugs niya. Maganda pa po sa motor na to, equipped na po ito ng Honda Selectable Torque Control. Nababalance niya talaga yung ikot ng gulong, tigkabilaan. Pagdating naman po dito sa handlebar niya, ang kulay po nito ay dark bronze, naka-naked type. Left side, nandito po yung switch ng high beam, low beam, horn, turn signal light. Sa right side naman, nandito po yung kill switch, hazard switch, at electric start. Tingnan naman natin kung may kickstart assist pa to. So yan mga idol, wala na po itong kickstart assist. So ito naman po yung instrument panel gauge niya. Maganda po dito kasi naka fully digital na rin po ito. Napaka-detalyado na rin po nito mga idol. So dito naman po tayo nagsiselect ng ating instrument panel gauge. Pagdating naman sa ignition niya, naka keyless na rin po ito. Dito na rin po tayo nagbubuwas ng ating fuel. So dito po yung fuel natin. Napaka-convenience na mga idol. Dito naman po yung sa seat para sa ating under seat compartment. So buksan natin yan. Ayan mga idol oh. Meron po sa ditong rubber para sa mga tools. Ayan po yung design niya. At dito naman sa under seat compartment niya, grabe, sobra talagang laki. Napakalapad at malalim. So ito naman po yung grab bar niya. Ayon sa tail light at brake light niya. Talagang napakalapad ng tail light at brake light niya. Pero ang ganda talaga ng pagkaka-design. Kitang-kita talaga yung brake light at tail light mo. Maganda pa po dito, naka-LED na rin po ito. At ito naman yung signal light niya, naka-LED na rin po yan. Maganda rin po yung design ng back fender niya. Itong gusto ko rin yung design ng muffler niya. Meron din siyang heat guard dito. Ibalot pa sa na metal na heat guard. And then dito naman plastic. Sa braking system nito sa likuran mga idol, ayan o. Hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper din po siya. Sobrang ganda talaga ng suspension nito sa likuran. Kashowa brand, and then meron na sa ditong cup. Ito naman po yung airbox at ito naman po yung CVT. Maganda pa sa makina nito, na ESP Plus Engine, Enhanced Smart Power. So ang makina po nito, 160cc, naka 4 valve, 4 stroke, single overhead cam, at ang cooling system po nito mga idol ay liquid cooled. Pagdating naman sa handling, napaka-comfortable. Ayan o, ganda pa rin mga idol o. Pwede nyo rin may stretch yung panyo dito, ayan o. May iba kasi sobrang laki ng dito. Dito, pwede nyo maipit yung motor. Ayan o. Sa riding position naman, okay na okay din po siya. Hindi siya masyadong pasub-sub. Maganda po talaga yung handling ni ADB 160. Okay na okay po talaga itong motor na to. Pagdating sa gas consumption, natipid kasi fuel injection na rin po ito. Sa lahat ng 160, 155 na motor, ito talaga yung pinakagusto kong design. Parang robotics na kasi yung design niya. Honda ADB 160, talagang sulit sa forma, sa specs, saka features, okay na okay mga idol. So ito po yung available na kulay nila dito, matte red, pero napaka-elegant, tapos futuristic ng datingan niya. Cash price, 165,500 pesos. So yun mga idol, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Disclaimer lang po, hindi po tayo empleyado dito. Ito po ay for content lang po sa ating channel. Please like and subscribe mga idol para lagi po kayong updated sa ating mga price update, quick review ng ating mga bagong motor. So yan, Chris Ride Moto Vlog. Ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you!